Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for Kalacha, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for Kalacha of your energy at this time, energy ng viewers. Ang kukunin. So, we have here the Fate. Meron kang pananampalataya or you have a strong belief sa itaas or sa mga paniniwala mo. So, ano pa? Emotion. Ito, walang reversal to. And intellect. Balance yung emotion and intellect mo. That's why you are so courageous with the color blue. Hindi, walang imbalance pa. Instability, maybe sa chakras mo. And with the face of dragon here, you look so powerful kasi courageous ka. And you look so strong and brave, no? And courageous talaga, guys. And stable, grounded, you feel secured. Connected yung emotion and intellect mo. Aligned. Or hindi sila nagtatalo. So, yan. Para nasusuportahan yung emosyon and intellect mo. Hindi sila nagtatalo. Walang conflict between your emotion and intellect. That's why you feel secured and grounded. Hardworking ka as a person. And possible na mahilig ka sa color greens. And brave, yung mag-isip ka, brave eh. Ganun yung thoughts mo. You're brave. Not heart, but your thoughts is brave. Yung isip mo, napakatapang. Maybe, pati emotion mo din, no? Brave din, of course. Nasa ano kasi to, nasa head eh, yung color red dito, no? With a color red stone. Ano yung dapat malaman sa'yo? Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost for the temper trace. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. Six of Pentacles and Four of Pentacles. You're stable, secured, grounded. Or mahalaga sa'yo yung secured ka, yung family mo, yung mga pinaghirapan mo. Parang pag meron kang pagmamayari o kung anong meron ka, iniingatan mo yan. Keeper, your keeper, possessive din. And talagang you make sure na hindi yan makuha ng iba, ganun ka. Or hindi mapunta yan sa iba, ganun kay. And very protective sa properties mo or sa person mo or sa mga taong mahal mo, pwedeng ganoon, sa pera, sa mga mahalaga sa iyo. And you look sometimes na parang greedy kasi you don't share. Maring hindi ka ganoon so generous kasi ano ka, parang frugal. Or thrifty, may pagkaganon ka din. Maring hindi ka ganon ka giver ba? Maring you share knowledge, but when it comes to money, hindi ka ganon ka ano? Hindi ka ganon ka palabigay sa kapirahan. Maring inuuna mo yung stability mo. O nga naman. Siyempre, pag tumanda ka nga naman eh. Parang sinesafety mo na yung future mo. Yung stability, your future stability, no? Sa finances. Kasi sino nga naman ang asahan mo. Lalo pag tumanda ka, no? So, tama naman yun sa'yo eh.
you share how to make money. Maybe sa mga anak mo, kung mga anak ka, kung paano sila kikita, no? Or else sa ibang tao, kung paano sila kikita. In a fair way, kasi with the number 6, no? In a balance, na may balance. Sa hindi pandurugas, sa hindi panlalama, kundi sa tamang paraan. Mga ganon. You share knowledge, you teach. Pwedeng kung may mga anak ka, or pamangkin mo, o mga bata, o yung tinuturuan mo maaaring sa negosyo to, kung paano kumita ng pera, ganun. More on knowledge and experience, or yung kaalaman mo on how to make money. How to make a pentacle. Kung paano kumita ng pera. Kung gaano kahalaga yung pera. Maaaring kung may mga anak ka, or pamangkin, or ano. Kung paano sila kumita ng pera. Dapat bata pa lang matuto na sila ang kumita ng pera, kung paano sila dumiskarte sa buhay nila na of course, tamang paraan, kasi with the number 6, may balance, no? Maraming sa negosyo to, baka negosyante ka, o parang secured ka na financially, parang well-established, parang ganun. Ano ang dapat kong malaman? Or maybe meron kang skill na tinuturo para kumita sila ng pera. Or pwedeng sa company, tinuturuan mo sila kung natatrabaho sa company. Ikaw yung parang leader or nagtuturo sa kanila kung paano magkaroon ng sales. Mga ganun, parang tinuturuan mo sila. Mga ganun. Or else, basta yun eh. Parang connected sa pera yung tinuturo mo on how to make money. Pero yung pera mo, sinisecure mo talaga. Parang maingat ka. Maingat ka sa kung anong meron ka. Sa mga pinaghirapan mo. Of course. Tama naman yun eh. Sino ba namang asahan mo pag tumanda ka, no? Hindi, ang sarili mo. Tama naman yun sa'yo. So, ano yung dapat mong malaman? Eight of Swords. Ano ba to? Upright ba itong Eight of Swords na yan? Yes. Merong nagpipigil. Cold. Or restricted. Or else, para siyang tinali energetically. Or may kumukontrol. May pumipigil. Pwede din ganun. Or else, siya lang din ang pumipigil sa sarili niya. Kung kaya hindi pa siya nakapag-offer sa'yo ng cup of love. Kung kaya cold siya, unemotional, when it comes sa connection niyo, sa'yo, hindi siya connected sa emotion niya, parang manhid. Wala siyang balak na mag-offer sa'yo ng cup of love, nagpipigil kasi, o may pumipigil. Kung kaya siguro hindi siya nakapag- offer sa'yo, kung kaya hindi siya nag-reach out sa'yo, kung kaya hindi kanya sinusuyo, kung kaya hindi kanya nilalambing, kung kaya hindi kanya nililigawan, mga ganun, no? Or kaya hindi kanya pinupuntahan o kinukontak, ganun. Kasi cold nga siya, unemotional, hindi siya emotional sa'yo, o hindi siya naging emotional sa'yo. Ngayon man, or lately, yun ang dapat mo malaman. Kasi, yun, o, parang nakatali siya. Napipigilan, nakukontrol, or kung siya man ang nag-restrict, o kung ibang tao, may kumukontrol man sa kanya. Sino yan? Yung restricted na yan? Past lover mo? Hindi. Hindi. A new person ba yan? Let's see. A new person na nagja-juggling. Hindi makapag-decide-decide kasi yun. Nag-ano siya? Nagja-juggling. Hindi makapag... parang natingga siya sa ganyan. Kaka-juggling. Instead na mag-take na ng action sa'yo, instead na i-offer niya na sa'yo, yung gusto niya i-offer sa'yo, maybe it's a love offer, ay nag-juggling. Hindi na nagawa. Ayan. Natinggas ganyan. Ayan.
Parang wala kang asahan dyan. Kasi ganyan ang nangyari sa niya. So, it's a new person. In-expect mo ba na mag-offer yun sa'yo, yung tao na yan? Actually, hindi naman. Hindi naman. Ano ba yan na may gusto sa'yo yan? Oo, pero hinahide niya. Parang iniwasan niya yung feelings niya. Nagtatago siya. O baka may gusto nga siya sa'yo, pero nakahide yung face niya. Parang ganun. Or else baka nakilala mo yun sa Facebook, sa kung saan man, na site, o kung ano man. O naka-chat mo, or naka-textmate mo, pero hidden yung kanyang totoong identity. Pwedeng ganun. May gusto siya sa'yo, pero merong naka-hide eh. Para siya naging trickster. Yung meron siyang inaalam sa'yo, parang pinag-aralan ka niya. Inaalam niya yung tungkol sa'yo. Ang dami niyang inaalam sa'yo, no? Parang, kasi with the books here, no? Parang, this is someone sneaky at secretive. Mahide, no? Hinahide niya yung identity niya. Ay, kung nakita niyo. Pero, pinag-aralan ka niya. Gusto ka niya. Type ka niya. Pero, hindi siya makapag-offer eh. Kasi, maaaring nagpipigil siya or may pumipigil sa kanya o baka takot siya o kaya pinipigilan yung sarili niya, siya mismo nagre-restrict sa sarili niya, siya mismo nagkukontrol sa sarili niya na huwag mag-offer sa'yo kasi natakot yan for sure, natakot siya na ano, natakot yan na ma-reject mo, i-reject mo lang siya, tumpak, natakot siya na i-reject mo siya, that's why. Yung kumukuha ng information sa'yo, pero ni katiting na lakas ng loob o tapang para sabihin sa'yo na type ka niya, na gusto ka niya, na gustong-gusto ka niya. Gustong-gusto ka ba nito? Na new person na yan? Gustong-gusto ka niya talaga? Gustong-gusto ka niya eh. Oh, super attracted. Sobra attracted siya sa'yo. Parang passionate siya sa'yo pati. Full of desires. Pero natakot lang siya i-reject mo. Bakit anong tingin niya sa'yo? Suplada or suplado? O yeah, yun ang tingin niya sa'yo na suplada ka or suplado. Pero hindi naman na... oo daw. Pero napaka-attractive mo daw. Your marriage material. Baka hindi siya yung tipo mo. Baka mataas ang standard mo. Baka mataas yung standard mo. Ano ba yan? Pagka nag-offer ba na cup of love yan sa'yo? Tatanggapin mo ba yung tao na yan? Oh, really? Oh, tatanggapin mo siya. Tatanggapin mo yung offer niya. So, ibig sabihin magustuhan mo siya. Yung tao yan. Merong devil dito. Bakit? Ginagayuma ka ba niyan? At may devil dyan? Tumpak! Tatanggapin mo siya kasi ginagayuma ka niya. May pagka-deceitful nga siya, guys. Kasi ginagayuma ka pati niya. Baka nag-aaral pati yan. May mga pinag-aralan yung paano ka makuha. Anong tingin niya? Kulang pa yung panggayuma niya sa'yo para makuha ka niya? Para mapa-oo ka niya? Oo daw eh. Nag-overstink. Nag-overthink to, kulang pa daw yung pagayuman niya sa'yo para mapa-oo ka niya, para hindi mo siya i-reject kasi baka mataas ang standard mo. Kasi impressed eh, oh. Parang nasa iyo ng lahat, ganun yung tingin niya sa'yo, mataas at parang believe siya sa'yo, oh. Mataas yung tingin niya sa'yo, talagang humahanga to sa'yo, guys, kasi impressed. Para ka daw goddess kung babae ka, no? Maganyang energy. O parang so comfortable to be with you. Hmm.
Parang, ang sarap siguro sa pakiramdam, parang ganun yung naiisip niya, o sinasabi niya sa sarili, una yung naiisip niya, parang ang sarap sa pakiramdam daw pagka ikaw yung asawa niya, yung kasama niya sa bahay, yung partner niya. Oo, kung kaya gusto niya magsimula ng relationship with you, o gusto niya mag-offer nito, pero ay, takot siya. Anong mangyari sa kanya? Pero tatanggapin mo kung mag-offer siya. Kaso lang, nag-overthink siya eh. Paano kaya kung hindi niya ako magustuhan? Mga ganun yung naisip niyan. Paano kaya kung i-reject niya ako? Tapos ang lahat. Parang ganun siguro, no? O, napangunahan siya ng takot. So, sa new person, anong gusto sabihin sa'yo ng new person na yan? Yung person na yan. 9 of Pentacles. You're so attractive daw. At knowledgeable ka, maaaring madami kang alam. Or you're smart. Pati magdamit-damit, no? Parang smart. And you're independent. You're courageous with the color blue here. As well as brave. Parang fearless. Parang fearless yung looks mo. Stable and secured yung vibe. Grounded. You look so intelligent. May book pa kasi. May books pa kasi dyan. Sana pa. Ano pa dapat mong malaman? Ano ang kapalaran mo soon? Ano mga darating sa'yo soon? Ah, victory to guys. Victory over the your opponents or over the devil. Ayan. Parang devil to. Parang mapugutan ng ulo yung devil. Yung demonyo. Diba? May sungay to. Ayan. At mukhang may mga cheaters sa'yo. Mukhang mayroong mga supporters ka or mayroong matutuwa kasi namatay o natalong mo yung demonyo. Or kung sa competition ka man, hindi demonyo, of course. Mananalo ka sa competition. Or so it's a victory. It's a sign of victory and success. Or else, kung mayroong pumipigil sa'yo na devil, para magtagumpay ka, mag-succeed ka sa career mo, you will be known in the public eye. Parang ganun, makikilala ka in the public eye din na sa galing mo, sa maybe sa abilidad mo, sa talento mo, magapi mo yung devil na kumukontrol sa'yo, pumipigil sa'yo, yung humahadlang sa pag-abot mo ng mga pangarap mo, sa pag-succeed mo, sa pag-grow mo, sa pag para maano ka makilala, pwede din ganun, no? Ng maraming tao, sa kung ano yung kaya mong gawin, mga ganun. And ano yung darating pa sa'yo? 5 of Wands. Mga cha-challenge. Enemies. Pero ikaw yung magtatagumpay dito sa mga enemies na to eh. Parang may mga witches. Parang this, oh, parang witches, no? Parang mga magician, witches, iba-iba. Yung mga cha-challenge sa'yo. Or gusto kang blakan, hadlangan, pero ikaw yung magtatagumpay over them, over those evil, kasi merong sungay, oh.
ano pa ang darating sa'yo, pero ikaw yung magtatagumpay dyan. Overdose, witches, magician, wizard, mga ganyan, iba-iba eh. Gusto ka nila i-challenge. Or opponents, mga ganyan, no? Ano yan, mamamatay ito mga mancha-challenge sa'yo? Mamamatay yan kasi parang pugot yung ulo dyan, no? Let's see, ah. I'm just aware. Oh, my gosh, yes. Yung mga darating na yan sa'yo, mamamatay sila kasi pugot yung ulo dito, eh. Ikaw yung magtatagumpay. Parang mapugutan ng ulo. Parang ganyan yung mangyari sa kanila. Mga devil pala yan. Mga kampun nga ng kadiliman yan. May mga witches nga dito sa card, oh. Kung ano kayo tayo. Magician, or wizard, or kung ano pa yan. Yung mga ginagawa nila na... Ayun, para ihadlangan ka. Siyempre, kampo ng kadiliman. Mga ganyan. Ano yun sila? Sino ba rin sabi na kampo ng kabutihan yung mga yan? Sila din. Baka paniwalaan nila yung sarili nila. Kampo sila ng kabutihan, ng God. Sa'yo sila ng God. Pero, hindi. Alam naman natin lahat yan. Tsaka yung mga ginagawa nila na witchcraft, guys. Meron yun silang, ano eh, parang contract with the devil or with the demon, no? Mga ganyan na minsan na sinisiliuhan nila ng blood or may mga alay na sila gagawin ng mga entities or demon or devil yung mga hiniling nila na i-harm yung isang tao, pero nakalista yung pangalan nila, nakasulat yan, naka kumbaga ano yun eh, kumbaga yun yung tinatawag na parang sinanla nila, kapalit ng kaluluwa nila. And then pag namatayan sila, guys, kukunin na ng demonyo o devil yung kanilang kaluluwa. Ganun yun yung mga gumagawa ng witchcraft. I know madaming gumagawa, madaming ma-hurt, pero yun yung sinasabi, sa uli ang pagsisisi, lalo na kung, actually, ayaw nila magbago niyan. Hindi yan sila nagbabago. Kasi, yan ang nagagamit nila para makuha nila yung gusto nila. Kung pwedeng napipirahan nila yan eh. Or kung saan pa nila nagagamit yan. Pwedeng, kung may kinanggitan sila, o yung mga harm sila. Kasi inggit na inggit sila, na ma-fulfill yung feelings nila, satisfied sila. Yung tuwa sila pagka na-harm yung kinanggitan nila. Mga ganun. Or kung may kinagalitan sila. O ganun. O. Parang natutuwa sila ng kaganti sila. Pwedeng ganun, guys. No? No one is perfect. Pero pag witchcraft kasi, you're dealing with the demon or devil. So yan. Kasi pagka ganyan, nakipagkasundo na sa, ano, kaya ganun ang kahinatnan, yung kaluluwa, kinukuha ng mga, ano, para may kapalit kasi yan, ganun talaga yun. May kapalit yan. So, ano yung, bakit patatalo mo itong mga to? Yung mga mancha-challenge. Madami ba yan sila? Oh gosh. Yes. Na magsisimula na mamaya siguro. Mamaya nila gagawin yan. Ano yan? Mamayang o baka inumpisa na nila, no? Hindi daw mamaya. Inumpisa na ba nila yung pang-challenge sa'yo? Yung ginagawa nila sa ina mga naumpisa na nga nila, guys, eh. Pero matatalo sila, guys. Kasi, kampun sila ng kadiliman, eh. Oh my gosh. Alangan. Diba? Ang mangyayari, ayan, maging ganyan sila. Ayan, pugot ulo. Mapaaga ang sentensya nila sa impyerno. O yan, no? Or baka madami na talaga yung pinipisti yung mga yan. Sorry for the word, kung masakit, no? Kung it hurts, kung
gumagawa yung iba dyan, no? Pero ganun talaga eh. Yun talagang kinahinatnan ng mga gumagawa ng ganyan. Ano bang dahilan naman yun? Bakit ka gustong i-challenge? Naingit sa'yo? O gusto kang, ano man yung rason nila na i-challenge daw, no? Or, parang siya challenge ka. Naingit nga daw sa'yo, guys. You know? Kaya mas lalo silang nagiging, parang, so driven and positive and nakakaisip ng idea kung ano yung gagawin nila, no? Against you. Kung anong klase ng witchcraft yung gagawin nila against you. So, ano, no? Inspired na inspired pa nga, eh. Natatawa na lang ako kasi na-inspire pa daw na gawin, no? Positive ba? Nako, nainggit lang eh. Ay, nako, mga tao. Pero yun talaga ang masakit na katotohanan at may kapalit talaga yan ginagawa nila kasi. Kasi they're dealing with the devil or demons. Kung anong mang reason kung bakit matatalo sila, so huwag na nating alamin. You will win over those evil na yan, masama yan. Sino naawa sa mga ganyang evil? Kapwa din nila evil, for sure. Kasi kung mabuti ng tao, hindi ka kakampi sa mga ganyan. Kasi ang rason nila, main reason is inggit pati, guys. Inggit. Hindi tama. Oo, kapwa mga tao, pero sa kadiliman na kasi yan sila eh. Ano pang dapat mo malaman? In your eyes. Wow. Death card, Queen of Wands. Merong matatapos. O merong natapos na. And there is a new beginning. And balance, justice. Ayan na yun. Magkakaroon na ng justicia daw. Or balance in a person mo. Pwede din ganun. Or everything will be, ano na, fair. Kasi mausgahan na yung mga yan. Baka tuwing Martes ngayon, that's why. Kaya pala ngayon na pala. Baka palagi kang chinachallenge ng mga yan kada Martes. O ewan ko, araw-araw ata ginagawa din nila yan eh. Pero malakas daw Martes at Biyernes. Kaya Martes at Biyernes yung gawaan mo yan. Itong gayuma, di ba? Martes, Biyernes, ang gawaan. Oh. Sino mo hindi nakalam yan? mas lalo kang magiging attractive, good-looking, mag-blooming. Kasi wala na nga itong mga to. Mas intindihan na yan sila, guys. Ayan. Wala na yung mga pahirap, yung nagpapahirap sa buhay mo, yung nagdadala ng mga sakit, or yung nagpapadusa sa'yo, o lalo kung napiktuhan ka at na-harm ka ng mga yan. So, ano yung dreams and wishes mo na magagrant? I think upright ba yan? Yung Ace of Pentacles. Yes. Attract mo na yung money. Maaaring hindi mo na-attract yung money kasi may mga humadlang sa'yo. Or abundance, no? Parang hindi man lang or walang growth sa kaperaan mo or hindi stable, hindi ka parang katulad nito
five elements kumpleto, no? Na parang may kulang sa buhay mo, na parang hindi kumpleto, na hindi stable, hindi, or kahit relationship, parang hindi mo lang naging stable, na hindi okay, na parang, kasi merong mga gumagawa niyan, merong nanabotahe sa'yo, merong nahadlang na mapasayo na to, na maging sulid ka, na maging firm ka, na maging buo ka, na mapasayo na to lahat, no? Na ma-track mo na yung swerte o abundance, money o lahat ng kailangan mo. Or ang mag-offer yung person mo ng, o may o yung may mag-offer sa iyo ng commitment. A stable new beginning, a huge offer, yung papakasalan ka, yung magsama kayo, yung bubuo kayo ng family at mamuhay kayo ng peaceful. Ayaw nila mamuhay ka ng peaceful at masaya kasi puno ng inggit yung mga yan. Yun ang worst yan eh. Yun ang kinakagalit ko sa mga ganyang klase ng tao, mga inggitiro na yan kasi mga halit. Okay lang yung hindi, hindi na halit. Pero because of inggit, mga halit, what? Oh my gosh, may ganyang tao. Ayaw mo natin paniwalaan, pero lumalabas sa baraha eh. Lumalabas sa baraha talaga ko ng main reason nila, which is inggit. And ito guys, parang, so, magiging noble siguro yung buhay ninyo. Parang so noble and respected kayo. Yung ganun, parang, parang yung surroundings is so peaceful. Parang ganun yung place na titirahan ninyo. Nang kung may asawa ka, ayun, umuwi kayo ng peaceful at tahimik at contented at satisfied, ganun. Pero kung wala pa, eh, ayun na yung darating sa'yo. No? Mapapangasawa, magkakaanak kayo, ganun. Tuloy-tuloy yung pagmamahala ninyo. Wala nang ups and downs sa relationship mo, sa love life mo. Wala na nabutay, wala na nanalbahe kasi mawala na itong mga evil na to. Kampo ng kadiliman yan. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading ito.